Gagawa po tayo ng sample ng automated calculation para sa small business using these inputs. Wow! Oh, so sexy! Shirly the Wanderer. Then, isa-set po natin yung unang column. Right click lang po, tapos width, column width, type nyo 30. Yung second, ganun din po, right click, column width, 18. Third will be 12. And the next will be set to 18. Again, the next will be set to 12 also. And the last one will be set to 18. So again, dito po, kasi alam ko na yung gagawin ko na worksheet. So it's up to you kung gaano kalalaki yung mga column width na kailangan nyo para sa needs nyo dun sa gagawin nating computation. So we'll just key in yung title ng ating worksheet, which is sample automated computation for small business using Excel. Again, dito, ito po ay sample lang po, so pwede siyang gawing reference pag gagawa na kayo ng sarili nyo. So ang product natin is dried danggit. Ito po ay i-export namin straight from Masbate dun sa probinsya ni Darling Shirley the Wanderer ko. So magiging business po namin to in the future. Again, we will key in the initial capital, of course. Ilagay natin yan. Tapos yung remaining capital. Tapos, ilagay natin yung weekly gross revenue para malaman natin yung weekly gross revenue niya. Then, yung syempre, kung may revenue, merong weekly expenses. Yan ang mga expenses dyan. Actually, pagkaganyan product is shipping fee, SF, shipping fee yan. And syempre, yung packaging. So ilang natin SF and packaging. Okay. Syempre, kailangan makuha rin natin, gusto ko rin makuha yung net revenue for the week. Lalagyan natin net revenue po. This for the week. Para po, ito yung net revenue na to is gross revenue less the expenses po. Okay. So, syempre, gusto ko rin malaman na makuha yung packaging cost per week. So, ilalagay natin dyan, packaging cost per week. Okay. Tapos, syempre, gusto ko malaman kung ilan yung packaging na nagamit. Gusto ko lang po in details kasi for inventory purposes po. Tapos, syempre, ilalagay natin dito yung reseller price natin per 100 grams. At, syempre, yung retail price natin. Ilalagay din natin yan. Syempre, kailangan mas mababa yung reseller price. Okay, syempre, ilalagay natin yung packaging cost natin per 100 grams. Kasi para alam natin kung meron tayong basis kung magkano ba per packaging
na ginagastos natin per 100 grams. And of course, gusto ko rin pong ilagay yung breakdown ng ating initial investment. So, ang purpose nito is para malaman natin kung saan napunta yung perang ginamit natin, saan natin ginastos. So, ilalagay natin, syempre, ang unang-unang gastos natin dyan, ang unang-unang investment is 10 kilos ng dried danggit from Masbate po. Ito po actually itong mga dried danggit na to, ang gagawa nito yung kapatid ni Darling Shirley ko sa Masbate. So fresh to, fresh na fresh to. Again, syempre pagka meron tayong kailangan natin ng transportation cost para mula Masbate to Manila, yung packaging cost, yung sinasabi ko kanina, syempre yung plastic na vacuum, ipavacuum po natin kasi yan eh, para hindi masira yung product agad. Siyempre, yung vacuum sealer machine natin, kailangan yan. Lalagay din natin kasi kasama ho sa puhunan yan. Siyempre, hindi mawawala yung label. Kailangan ng label para makilala yung produkto natin. Siyempre pa, kailangan natin ng storage bin saan natin ilalagay yung produkto. And siyempre, papa-advertise tayo. My first choice is Facebook kasi marami sa atin na gumagamit na nito at madaling mag-advertise sa kanila. Hindi ganun kamahal. Of course, kailangan natin malaman yung total initial investment natin. Tapos, i-select natin from B7 up to B16. Ibahin natin yung format niya. Lagayin natin sa currency. Tapos syempre, nasa Pilipinas tayo. Pipiliin natin ay PHP. Yan, PHP. Tapos, just click OK po. Just the same, select naman natin is F3 up to F15. So, ganun din po, change natin to currency. Tapos, piliin natin PHP kasi nasa Pilipinas tayo. Yan po. Click OK. And we're done. Ang initial capital natin is 50,000. So, syempre, ilalagay natin yung packaging cost per 100 grams, which is 5 pesos po. Ang ating resale price is 150. And ang retail price natin is 170 per 100 grams. So, lagay natin 12,000 sa danggit. Transport is 500. Packaging is 500. Ang vacuum sealer natin is 15, ang label 200, storage bin 950, and advertisement is 500. Dito po sa ating F10 column, type in lang at sum, open parenthesis, then nagpunta kayo ng F9 column, tapos all the way to F3 column, and close parenthesis. Yan po, ganyan. Pag press nyo ng enter, automatic po mag-a-add yan. Tapos next, punta tayo sa ating remaining capital. Syempre, type in nyo lang equal sign, tapos initial capital, tapos minus syempre nung initial investment natin, yung total. Press nyo ng enter, mag-total po yan. So malalaman nyo na yung remaining capital natin. Kiinan po natin week 1, which will start at August 8, 2002. Syempre pa, ilalagay na natin yung ating mga header, shipping fee, resale orders, amount, retail orders, syempre yung amount ng retail orders natin. Tapos select natin ang sell from A25 to A31. So for format natin siya as date,
pipiliin natin yung long date. Tapos, key in na natin yung ating mga dates from Monday up to Sunday. Ayan, tatype lang natin dyan. So, this is for the week. Map po natin ang total. So, ilagay nyo po yung ating cursor sa B32 cell. Dyan po kasi lalabas yung total nyan. Then, type in sa at sum. Then, open parenthesis. Dun tayo sa B31 all the way papunta po sa taas ng B25. Then, close parenthesis po. Copy lang po natin tong formula na to. Then, select natin from C32 up to F32. Then, paste lang po natin para yung formula natin copied na po. Select po natin ngayon yun sa ating D25 magandang D32 na cell. Ganun din po, format natin, currency. Change natin yung sign to PHP. Okay, PHP, then press OK. Ganun din po, sa-select natin yung F25 hanggang F32. Currency rin po, nalagay natin, currency. Palitan natin yung sign to PHP. Okay. There you go, PHP. Okay. Again, select natin yung cell from B25 hanggang B32 na nakalimutan ko. Sorry naman. Natin, currency, then change natin yung sign na PHP. And press OK. Okay na po. Tapos, type na natin yung ating formula, equal sign. Price ng ating resale is 150. Time is natin, there's a number of orders sa resell. O select natin yung cell from D25 hanggang D31. Then, press lang natin Ctrl D. Ayan po. F25 equal sign tayo. Tapos yung price ng ating retail price. Time is dun sa ating retail orders. Select uli natin from F25 up to F31. Then, Ctrl D po para po makopy yung ating formula. Okay, natin ang ating formula plus D32 cell plus G32 cell para po makuha natin yung ating weekly gross revenue. Po natin para sa ating weekly expenses is equals B12 plus B32 para po makuha natin yung ating weekly expenses, which is shipping fee tsaka yung packaging cost natin. Kumakuha natin ang ating net revenue. Ang formula is equals B9 minus B10. Tapos ang formula para sa packaging cost is equals, tapos nun tayo sa C32 plus E32 times 5 pesos. Tapos para makuha natin yung total number of packaging use, ang formula is equals C32 plus E32 po. Tapos enter nyo. Po tayo ng inputs para makita nyo kung paano siya nagka-calculate. Ayan po. These are sample inputs lang po. Okay. You will notice po automatic siyang nagko-compute dahil po sa formula ang ginawa natin. Shirly the Wanderer.